matagal lang sinabi ni Pangulong Noynoy Aquino, bawal ang wangwang. Pero kahit 4 na taon na ang lumipas mula nang ipagbawal ang tila paghari-harian ng ilan sa kalsada, may ilan pa rin tila nagbibigibingihan. Live mula sa Quezon City, si Cedric Castillo may paandar. Cedric? Yes, Ruth. Marahil isa sa mga pinaka-tumatak sa inauguration speech ni Pangulong Noynoy Aquino noong 2010, yung sinabi nga niya na bawal ang wangwang. Gayunpaman, sa labas daw ng Metro Manila ay tila nagpapatuloy daw yung ganitong pagbibigay ng Tiumanoy Escort Service ng mga mistulang alagad ng mga batas at ang kanila raw sineserbisyuhan ay mga private citizens at mga turista. Kahit hindi pa rush hour sa bahaging ito ng National Highway sa Barangay Pansol sa Calamba, Laguna, dama ang bahagyang pagbabagal ng trapiko dahil sa road repair na ginagawa. Paano pa kaya kapag weekend kung kailan dagsa sa mga hot spring resorts ng Pansol ang mga nais mag-summer getaway? Speaking of getaway, animoy nakawala sa hawla ang bus na ito. Isa, dalawa, tatlo, kayo na po ang bumilang kung ilang sasakyan ang nilampasan. Eh paano ba naman hindi makakatagos kung ganito ang kanilang escort service? Dalawang motorsiklo, walang mga plaka, parehong naka-helmet ang mga rider at heto ang kanilang pantawag atensyon. Pero teka, parang meron ng speech dati tungkol dyan ah. Walang wangwang, walang counterflow. Mr. President, malinaw ang sabi nyo, di ho ba? Walang wangwang. Hanip. Sa anggulong ito, mukhang nakahalata ang dalawang escort na may kamerang nakatutok sa kanila. Kaya hindi man humahawi, pasimple pa rin pinapatabi ang mga sasakyan at humarang pa sa kasalubong na lane. Sa di umano'y in-escortang bus, nakapaskil ang mga kataga sa wikang Banyaga. Gumigiya na itong mag-counterflow ng sitahin ng ilang motorista. Ayon sa ilang nakausap ng GMA News, pangkaraniwan sa kanilang lugar ang ganitong uri ng escort service. Nag-escort sila ng mga bus na mga foreigner ata yung mga sakay na. Medyo abala. Kasi hindi naman dapat ganun, prioridad yung ganun. Lang kung anong daloy ng trapiko, yun na lang sana. Wala kami magagawa nga eh. Yun nga gusto nila eh. Kasi wala man sisita sa kanila para gawin yun. Maging ang ilang traffic enforcers, walang magawa sa pagdaan ng mga hagad, lalo pat buong paniwala nila, pulis ang mga ito. Under kami ng mga yan eh. Okay. Pero kung sa traffic naman, na-resolution na naman pag masama lang yung mga nagka-counterflow na sumusunod eh. Sa anggulong ito, kitang-kita ang logo sa harapan ng motorsiklo. Sa tagiliran naman ng isang rider, may nakasukbit na baril. Ayon sa Philippine National Police, bagaman mahirap matiyak sa unang tingin kung pulis ang mga escort, malinaw na may violation sa eksenang ito. Ginagamit niya po ang pangalan ng pulis. Lahat ng signage niya, kung napansin niyo, ay generic. Puro pulis. Wala nga even mga unit markings. Yung paggamit ng blinker, yung particularly yung sirena, ay pinagbabawal sa ganitong okasyon. Paglilinaw ng PNP, may mga pagkakataong nagtatalaga ito ng police escort sa local at foreign delegation, pati na sa mga turista. Pero kung hindi naman emergency, hindi raw ito dapat nakakaabala sa iba pang motorista. Punan ho nila ng as much information, di ba? Yung itsura ng rider, kasi baka ma-identify din namin kung siya ay miyembro ng kapulisan. Kung hindi naman, magiging subject to ng isang investigasyon. Nagbibigay babala din kami sa aming mga kasamahang pulis na sana naman huwag silang mag-violate ng mga existing rules and regulations sa pagpo-provide ng motorcycle escorts. Samantala, sa statement na ipinadala ng provincial government ng Laguna, sinabi nitong may kasunduan sa Laguna PNP na walang miyembro, opisyal at sasakyan ng mga pulis ang maaaring gamiting escort ng kahit anong private sector at tourist groups. Ruth, ayon pa sa PNP ay dalawang possible violations sa'yo nakikita dito. Kapag mapatunayan na itong mga riders o mga ganitong riders ay hindi miyembro ng PNP, ay usurpation of authority ang pwedeng kaharapin na kaso. At kung sakali naman na sila ay mapatunayan mga miyembro naman o mga pulis, ay pwede silang maharap sa kasong administratibo. Ruth? Cedric, aside from dyan sa area na yan sa Laguna, anong sabi ng PNP? May na-monitor ba na similar instances doon sa ibang tourist areas or sa ibang mga probinsya?
Ang sabi ng PNP, possible daw na meron nangyayari rin ito sa labas ng Metro Manila, sa ibang mga provinces o yung mga neighboring provinces. Ano? Ang binanggit sa atin ng PNP kanina, meron mga reports na nakakarating sa kanila na di umano mga nagpapanggap talaga na mga police. In fact, itong video na pinakita natin sa kanila kanina, meron sila mga ibang mga features na sinasabi na hindi makikita dito sa mga motorbikes na ito. So sinasabi nila, possible itong mga ganitong klase ng mga hagad o ganitong mga escorts ay posibleng hindi mga official na vehicles ng PNP route. Okay, maraming salamat, Cedric Castillo.